Okay, KJX, kamusta kayo lahat? Bago tayo pumunta dito sa analysis natin mga idol, pakita ko lang muna sa inyo yung news ngayon about spot ETF, no? Bitcoin spot ETF. So ito na yun, ha? Just in all spot Bitcoin ETF applicants submitted 19B4 final. Ito na. Ito na yung mga nag-submit mga idol, no? So ayan, kasama pa rin ng BlackRock mga idol. So kung mapapansin natin, expected ng approval ng spot ETF is Tuesday or Wednesday, Monday, Tuesday or Wednesday, pwede rin ngayon, pwede rin bukas, okay? So, hanggang agis yan, mga Lodi. So, January 6 na, today. So, tingnan natin kung ano yung mga pwedeng mangyari, okay? So, ayan na yun. All spot Bitcoin ETF, submit final 19B for amendments. So, ayan na yun. So, kung mapapansin nyo, halos lahat ng news ngayon, puro spot ETF, mga idol. So, ayan. BlackRock, if the SEC doesn't approve the ETF next week, ito, memes lang yan ha, hindi totoo yan mga lods, no? So, ayan pa, no? Kung ano pa yung mga pwedeng mangyari. So, ayan din, no? SEC has no more feedback on Bitcoin ETF's approval on the way. So, ayan yun. So, puro spot ETF, oh. Hashtag release, new spot Bitcoin ETF commercials, no? So, ang dami ngayon, ha, na-hype ulit ang spot ETF. Ang dami nagsasabi na ma-approve yan, pero tulad ng sinabi ko sa inyo, dapat hindi tayo basta-basta nagtitiwala sa ganun. Dapat may analysis tayo mga idol, okay? So ito, Qatar is looking to buy Bitcoin, no? Ito, sana totoo nga. Speculation are saying they want to allocate ano to? 500 billion? 500 billion, no? USDT, US dollar para sa Bitcoin. So ito, kung mangyayari man to, ano to? Babagsak muna, no? Pero anyway, pwede nating i-check 'yan. Syempre, bibili ba sila ng mataas, mga idol? Eh, yung isa sa ano, 'di ba, pinag-iisipan, kung bibili ka ng worth na ganyan, 'di ba? Ibig sabihin, confident sila na 100k ang BTC, tama? Lilipad. Pero syempre, kung hindi sila sure sa ganyan, mukhang bababa muna ang BTC, doon sila bibili. Pero tulad ng sinabi ko, importante yung analysis. So, yun lang yung nakikita ko mga news ngayon. Masyadong maingay ang ETF ngayon. Pero possible, pwedeng ma-approve yan. No? Pwedeng ma-approve anytime, pwedeng ma-disapprove anytime hanggang January 10. So, okay. Dito tayo ngayon sa technical analysis, mga idol. So, hindi pa rin nagbabago yung analysis natin, mga Lodi. No? 44,500, 44,300, and 44,500 ang ating resistance, mga idol, sa pumping mga lods, no? So minsan ang ginagawa natin diyan, hinihintay natin yung mag-close yung one day. So ibig sabihin ng one day, pupunta ka sa one day time frame kung dito sila magko-close talaga, no? Pero pag pumalo ng 500 diyan, magte-take ako ng long position. So pero magte-take profit ako kaagad diyan. Kunyari kung nag 40%, 'di ba? Take profit na ako doon. So sihintayin ko to, makuha to tong 46,000. Okay? Sorry, pasensya na ha. So ayan, and then mag-short ako pagdating ng 42,000. Tingnan nyo mga idol, bakit hindi ako nag-e-entry? Kasi wala akong kasiguraduhan dito sa gitna. Mga idol, tingnan nyo naglalaro siya. Sige, mag-entry ka. Tapos biglang nag-short ka dyan. Dahil akala mo malapit na dito sa 42. Nag-short ka, biglang lumipad mga idol. E di sunog ka. E ngayon, biglang lumipad at sabi mo, ah, lilipad ulit to. Long ako. Boom, biglang bumagsak naman mga Lodi, di ba? Wala akong nakikita dito eh. So tendency ito ba? Ako tingin ko hindi din, no? Wala eh. Wala akong nakikita diyan. Yung 43,045 doon nakaraan, good 'yun. Pero hindi porket nag 43,500 na 43,500, good 'yun, pero hindi porket naging 43,500 ulit, lilipad na ulit. So hindi ganoon mga idol, no? So nandoon lang 'yon nung nakaraang analysis natin. Kaya nagbago tayo ulit. So ito yung uulitin ko, ang analysis ko ngayon, mag-short position ako pag 42. Maglo-long position ako kapag nag 40.43 tapos 44.5, no? Hindi ako everyday nag-trade ng ganyan, mag-short, maglo-long ako kaagad. Hindi. Possible 'yan. Ang gusto ko makita yung resistance and support. Doon ako papasok. Yun yung maganda doon. Para at least kung kunyari, ito katulad nito, mga lods, ha? Bumagsak. Diba? Kasama to doon sa unang, ano natin, unang analysis. So, tama tayo dyan, mga lodi. No, ito katulad nito. Hindi mo ina-expect, eh, wala naman dito yan, no? Wala naman dito yan. Sabi ko, maglulong ako dito. Pero,
makikita nyo siya, no? Nag-start siya dyan pero rejected. Ayan, oh, hindi naman siya lumagpas. And then biglang bumagsak na ganun. So, ibig sabihin, hindi niya nakuha yung 42,000 and nag-expect ka hanggang 42,000. Ayun, biglang pumalo, di ba? So, walang kasiguraduhan dito pumasok sa gitna na yan, mga idol, no? Para maiwasan nyo yung sunog sa approve or disapprove ng spot ETF, dapat may technical analysis kayo. No, pero sa inyo, nasa inyo yan, kung sugarol talaga kayo, no? Siyempre, mahanin nyo, rules nyo eh. Kung sugarol talaga kayo, edi sugarol kayo. Edi mag-long kayo or mag-short kayo. Diba? Pero sa atin, ano lang yan? Kumbaga, tinitingnan natin yung timing, mga lodi, no? So, hindi kaagad. Hindi tayo nai-stress sa ganyan, no? So, ang ginagawa lang natin dyan, isiniset lang natin na mag-short tayo ng ganitong price. Tapos, siniset din natin na mag-long tayo ng ganitong price. Ganun lang yon, yung trigger, no? Doon ako pumapasok sa trigger, mga lodi, no? Sa mga gustong pumasok sa BitGet, mga idol, ha? Ito lang yung link. Nasa description lang natin yan, mga lods, no? Napaka-solid ang platform na BitGet. Bakit? Kasi dahil may copy trading. Kapag hindi ko alam ang analysis, nagka-copy trading ako. Dito lang ako sa future trading pumupunta, mga idol. Napapakita ko sa inyo yung mga possible trade dito sa susunod na video natin. Ayan, dito. Sa most followed, ayan, kung mapapansin nyo, 11,000% ROI. Ang tataas, di ba? 16,000% ROI. Tapos kung makikita nyo, so, eto, may pwede kang pumasok dito kasi kulang pa siya ng 99. Eto, pwede kang pumasok dahil kulang pa siya ng 5. 4. So, may mga ganun. May mga bakante, mga idol, no? Pero hindi 100% ang copy trading, okay? Pero yung mga trader na yan, gusto nilang manalo kayo. Bakit? Kasi may commission sila na 10% eh, kapag nananalo yung trade nila, mga idol. Kaya tandaan nyo yun, ha? So, yun lang sa ngayon, AGX, ha? Panoorin nyo lang yung video natin, mga idol, dito, kung paano mag-copy trade. Diba? Nandito lang yan. Ito. Ito. So, yun, no? So, copy trading pool tutorial BitGet. Copy trading BitGet. Okay? So, yan lang, mga idol. Yun lang sa ngayon, AGX, at maraming salamat sa inyo. So, walang sawang sumusuporta sa atin. Saludo sa inyong lahat. Sa mga bago lang, pasok lang kayo sa Telegram natin. At least doon, nag-uusap-usap tayo kaagad. Yun. O yun. Request ko lang, huwag natin kalimutan like yung video or mag-subscribe tayo, no? Sa mga bago. Saludo.